So, magandang araw mga ka-construction worker. Panibagong vlog na naman tayo mga ka-construction worker. Ngayon may bagong tip ba akong mga tips akong isi-share sa inyo kasi na-encounter ko rin. Tapos, naayos ko rin siya kanina. Nag-reset yung ano ko, nag-reset na naman ulit yung computer program ko sa aking ano, dito sa batching plant na ito. So, mga construction worker, isi-share ko sa inyo kung paano, anong gagawin kung sakaling nag-reset yung computer program nyo dito sa batching plant na ito, mga construction worker. So, kasi, mga construction worker, pag nag-reset kasi yung computer program natin, mga construction worker, hindi na kasi natin magagamit yung automatic buttons, mga ka-construction worker. So, ang tendency niyan, mga ka-construction worker, magmamanual ka. Kasi yung mga naka-input na program dun sa automatic, mga construction worker, nag-reset. So, wala na, hindi mo na siya ang automatic buttons, hindi mo na magagamit, mga construction worker, from control panel. Dito sa control panel natin hanggang sa ano, hanggang doon sa dito sa computer monitor. So, ngayon mga construction worker, i-share ko sa inyo ang tips kung ano ang dapat gawin kung ang inyong mga computer program na-reset, nag-Z00 lahat mga construction worker. So, simulan na natin. So, ito mga construction worker, nag-zero lahat yan kasi nga, nag-reset. So, ito, nagkaganyan siya lahat mga construction worker. Nag-zero lahat yan mga construction worker. Ito, nag-zero. Pati itong dito, sa tingin, zero lahat yan mga construction worker. So, pag hindi mo siya na-memorize mga construction worker, ang tendency niya mga construction worker, hindi mo na magagamit yung
automatic buttons kasi nga nag-zero lahat. Ito mga construction worker, nag-zero din siya lahat. Ito, ito mga numbers na yan, nag-zero din lahat. Tapos itong dito sa parameter set, number 2, ito nawala din yan lahat. Yung mga checks dyan, nawala din yan mga construction worker. So, ang remedy dyan mga construction worker, itong aggregate mixing parameters, dapat naka-screenshot yan mga construction worker. Para just in case na mag-reset, tapos hindi mo pa na-memorize itong mga numbers dito mga construction worker, may pagbabasihan ka. Kasi pag wala itong mga numbers dito, kasi kagaya nito, fine metering, ito 200, yan, itong aggregate number 3, itong 30, yan lahat mga construction worker. Ito kasi yung mga inching time sa pagbubukas, pagsasara ng pag ginamit natin yung automatic mga construction worker. So itong naka-program na yan, itong naka-input na mga numbers dyan, napaka-importante yan mga construction worker. Kaya itong 70, ito yung aggregate time kung magsasara siya, magbubukas. Tapos ang maiiwan lang kasi dito mga construction worker, itong lubricant pump on time, ito lang, hindi yan magre-reset, hindi yan magzi-zero. Itong lubricant pump cycle, hindi rin magzi-zero yan. Yung clean time, yan, hindi yan magzi-zero. Itong 60, yung mga 20 na yan, magzi-zero lahat yan. Ito lahat, magzi-zero lahat yan, mga construction workers. So, dapat mga construction worker, naka-screenshot to siya, tapos naka-save dun sa ano mo, sa file mo. Ito rin, napaka-importante din ito. Katos, kagaya nito, aggregate bin detection off. So, yan, pag yan, hindi mo na magagamit yung ano mo, yung automatic buttons nyo mga construction worker. So ganyan ang nangyari mga construction worker, nag-zero siya lahat. Itong gate half open time, gate fully open time. Tapos ito mga construction worker, itong auto unloading, pag yan ang nagzara mga na-uncheck mga construction worker, hindi na magbubukas automatically yung tailgate mo. So mano-mano mo siyang bubuksan. So, dapat nating tatandaan mga construction worker na pag wala tayong operation, dapat paandarin talaga yung planta. Necessary talaga siyang paandarin kasi para maiwasan natin itong mawala itong mga ano na to mga construction worker. Ito dapat naka-screenshot yan. Tips ko sa inyo, dapat naka-screenshot pati ito. Itong calibrate. Tama naman dito sa calibrate mga construction worker. Ito dapat naka-screenshot yan kasi pag hindi yan naka-screenshot, nawala yung mga numbers dyan, ay hindi na magtitimbang ng maayos yung mga weighing bin yung mga construction worker. So napaka-importante na naka-screenshot to. Napakadali lang naman mag-screenshot mga construction worker. Ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-screenshot. So ganyan. Ang gagawin mo dyan mga construction worker, sabay mo lang ilong press itong menu button na to at saka itong print screen. Sabay mo siyang ilong press. So, pindutin mo yan ng sabay mga construction worker. So, sabay mo yung pipindutin mga construction worker. So, taskbar menu button at saka itong print screen. Yan, dapat sabay mong pipindutin yan. So, pag sinabay mong pinindot mo ng sabay yan, so, i-screenshot ka. So, dito mo siya isi-save sa documents, dito sa my pictures, yan, dito sa documents yan masisave, tapos dito sa my pictures yan masisave mga construction workers. So ayan, ayan, may mga nakasave na ako kasi just in case na gusto kong mag-adjust, tapos nakalimutan ko yung program, yung mga numbers na ipagkalimutan ko, so makikita ko siya ulit. So, ayan. So, yun nga mga construction worker, no? Yun ang tips ko sa inyo.
just in case na ano, just in case na mag 00 or mag-reset yung ano niyo, yung program nitong batching plant niyo. Napaka-importante talaga mga construction worker na may screenshot ka doon. So, ganun lang kadali mga construction worker, no, na ipakita ko naman sa inyo kung sakali na mag-zero lahat yun mga construction worker. So, from the main program mga construction worker, papunta dun sa parameter set 1 and 2, dapat naka-screenshot yun, pati sa calibration. Kasi pag yung calibration din mga construction worker, ang mag-reset. Pinagdaanan ko rin yung calibration ang nag-reset, tapos wala pa akong masyadong knowledge kung anong gagawin ko. So ang tendency mga construction worker, nag-calibrate kami ulit, nagtimbang kami ulit yung mga mabibigat na mga bakal na yun, from aggregates to water additives and cement mga construction worker. So mahirap, mabigat kasi yun eh. So kung alam mo na yung sistema, kung alam mo na ang gagawin mo, so madali na lang, hindi mo na kailangan mag-calibrate doon mga construction worker, kasi may kopya ka na sa mga numbers na i-input mo doon pag nag-reset yung calibration. Kagaya din doon sa parameter set, so hindi mo na kailangan ng ano, hindi ka na magtatawag ng mga computer experts para kumbaga hindi mo na tatawagin yung ano, yung manufacturer ng planta na ito kung anong gagawin, kasi alam mo na. So tsaka hindi na madi-delay yung ano nyo, yung buhos nyo mga construction worker. So, ang second tip ko naman mga construction worker, just in case na, kumbaga, hindi talaga pwedeng paandarin yung planta natin. Kumbaga, ayaw, hindi pwedeng paikutin yung, ano natin, yung conveyor, kasi nasira yung, may nasira yung motor. O di kaya yung, hindi pwedeng paikutin yung central mixer, kasi yung, may bearing na pinalitan, o di kaya may mga o-ring na pinalitan doon sa loob ng ano, ng may mga gaskets na pinalitan doon sa loob ng central mixer, tapos hihintayin pa ng ilang araw. So hindi na talaga natin siya pwedeng paandarin. Hindi natin pwedeng paikutin yung conveyor, yung central mixer, hindi natin siya pwedeng paikutin kasi nga may pyesang wala. So ang gagawin natin mga construction worker, kumbaga isi-switch on natin siya mga construction worker ng hindi iikot yung mga ano sa labas, yung motor sa labas mga construction workers. So ang gagawin natin, papatayin natin yung mga contactors dito mga construction worker. So kagaya niyan, kailangan mo lang patayin ito. Ito yung sa contactor sa ano, sa aggregate transport. Ito, air compressor. Ito naman sa aggregate input, ito yung sa cement. Tapos ito yung sa engine 1 and 2, ito yung mga motor dun sa central mixer. So, papatayin mo yan. Ibababa mo yan mga construction worker. Tapos, ito namang sa baba, ito yung sa tubig. Water measurement, water and additives measurement. So, dalawa to eh. Dalawa ang gamit niya mga construction worker. Tapos, ito yung sa vibrator. So, lahat ng vibrator, pag in-off mo, so, hindi magagamit yung mga vibrator. Ito naman, ito na yung sa control. Ilaw, aircon. So, yun. Papatayin mo lang yun, ibababa. So, nakababa naman yun mga construction worker. I-switch on natin. So, yan. Naka-switch on na siya. Pindutin natin yung air compressor. Ito yung air compressor eh. So, yan. Nakabukas na siya dito, pero yung air compressor hindi umantar kasi nga naka-off yung mga breakers natin. Central mixer. Yan. So, naka-on na rin yung naka-on na rin dito. Pero, hindi umandar yung central mixer kasi nga, naka-off din yung breaker ng central mixer. So, kagaya na rin ng mga conveyors. Ito, kagaya na rin yan. Pag kahit pindutin mo man siya, wala. Kasi, naka-off nga yung mga contactors. Kahit buksan mo siya, yan. So, naka-off kasi yung contactors. So, hindi talaga andar yung mga makina. So, ganun lang, kadali. Just in case na hindi talaga siya pwedeng paikutin o paandarin yung mga motors doon. So, yun lang ang gagawin nyo. Para hindi lang talaga mawala yung numbers na naka-input doon sa loob ng ano nyo, sa loob ng computers nyo. So, kasi
pag nawala kasi yung mga numbers na yun, mga construction worker, mawawala din yung mga, hindi mo rin magagamit yung automatic buttons dyan sa control panel. Hindi mo rin magagamit yan. Hindi mo rin magagamit yung automatic buttons niya. So, ang tendency kasi niyan, kahit mag-manual ka, hindi rin pwede. Kasi hindi na rin siya magtitimbang doon ng tama. Hindi mo na rin makikita ng tama yung aggregates na tinitimbang niya. Kasi pati doon sa calibration, once nag-reset yun, pati doon sa calibration mga construction worker, mawawala din yung ano doon, mga input doon. Maglalagay siya ng mapakahabang number pag nag-reset siya. So, hindi ka na rin makapagtimbang ng maayos. Kahit mag-input ka ng kumbaga, ang aggregates mo, mag-i-input ka ng 1,000 kilos, o hindi siya magtitimbang ng 1,000 kilos, ang ititimbang niya, kadalasan talaga sa experience ko, nasa 12,000, yung ititimbang niya, 24,000, hindi ko alam kung ano ba talaga ang timbang na nilagay niya. So, ganun mga construction worker. So, pag ano naman, pag hindi natin talaga maiwasan, nag-out of town tayo, baka, nagbakasyon tayo tapos wala talagang naiwan dito na magpapaandar o walang nakakaalam kung paano paandarin. Or di kaya nagbakasyon din yung kasama mo na nakakaalam din dito. So lahat kayo nagbakasyon. So ganun din ang gagawin nyo. Dapat naka-screenshot talaga ang lahat ng inputs dun sa program na yun, naka-screenshot talaga para just in case na mawala lahat yun. So may ano ka, may pagbabasihan ka, may makukopyahan ka. So, hindi ko na patatagalin mga construction worker, masyado nang mahaba. So, ayun mga construction worker, no? Hanggang dito na lang ang video na ito mga construction worker. Hanggang sa susunod muli mga construction worker. So, yun ang mga tips ko sa inyo mga construction worker, no? Just in case, at least na-share ko sa inyo yung mga nararanasan ko dito sa batching plant na ito mga construction worker. So, yun mga construction worker, no, maraming salamat sa nag-subscribe at sana mga construction worker, suportahan nyo pa ako mga construction worker na mapaangat ang YouTube channel na ito mga construction worker para naman makatulong ako sa mga kasama ko ditong nangangailangan financially at syempre para sa pamilya ko mga construction worker. At syempre kung talagang lumaki na yung ang channel na ito mga construction worker, hindi ko rin naman kakalimutan na tumulong din sa nangangailangan financially mga construction worker. So, yun mga construction worker, no, hindi ko nahahabain ng drama na to mga construction worker sa susunod ulit. At huwag kalimutang mag-share, like, and subscribe mga construction worker at pindutin ang bell button sa baba para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko sa YouTube channel na ito. Bye-bye! Wow.